sa pag-aaral ng Salita ng Diyos sa tema ng Submerge and Emerge para sa buwan na ito. Anyway, ito po yung huling linggo na ng ating buwan. So, August na. Next Sunday, August 1st. So, sa ibang tema na naman po tayo. So, ipatuloy natin ipanalangin yung kalagayan na naman ng ating sitwasyon. Talagang tayo ay pinagsasubmerge mabuti ng ating Panginoon sa sitwasyon na ito ng ating buhay. So, all we have to do ay manatili sa Kanyang presensya. Okay? So, humingi tayo ng kalakasan kung tayo ay nararamdamang panghihina sa ating mga buhay. Okay? Spiritually, physically, psychologically, relationally, yun, lahat po yun. Hingin natin ng kalakasan sa ating Panginoon. Okay? So, katulad po ng mga pag-aaral natin ng mga nakaraan, yung word to submerge ay hindi lamang po patungkol sa tubig. Ito rin po ay maaari sa sitwasyon, maaari din sa yung role na ating ginagaganapan. Okay? So, ayan po. At yung emerge, ito naman ay kung paano tayo makaahon or paano natin makonquer yung sitwasyon na yun sa buhay natin. Okay, overcome. Okay, yun po yun. So, nung nakaraan, ang pinag-aralan po natin yung patungkol sa situation teachers. Okay, tinuturuan po tayo ng sitwasyon. Okay, ngayon naman po, ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa Book of Acts. Yeah. Acts chapter 16, magmula po sa verse 25 hanggang 33. Acts 16, verses 25 hanggang 33. Okay? So, sabi po dito, sa verse 25, nang mag-ahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ng iba pang bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, anupat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay na buksan ang mga pinto at nakalag ang mga talikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig nagpatirapa sa harapan ni Pablo at Silas. Nilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kaniya at sa lahat ng nasa bahay, nasa kanyang bahay. 33, nang gabi rin iyon, inugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya, pati ang buo niyang sambahayan. Amen. Kuhin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, dito po sa Book of Acts, ang karamihan po talaga dito ay yung mga ginawa ng mga apostol, lalo na po si Paul. No? Napakarami po niyang binuntahan. At kung babasahin po natin yung sa mga upper verses ng lower verses ng ating text ngayon, bago po sila ikinulong, ipinugpok muna sila ng taong bayan, itong si Silas at si Paul. Okay? Kasi nga po ay marami silang nakakaalita patungkol sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Okay? Ito po ay sa bilangguan ng Pilipos. Okay, nasa Pilipos po sila ng lugar na ito, sa lugar na ito. Kaya, bago naman po nangyari ito, ay nangusap po ang Panginoon kay Paul sa kanyang panaginip na sabi nito, ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa
ako ay suma sa iyo. Yun po yung sinabi ni Lord sa kanyang panaginip. So, dito po, ating narinig at nabasa yung pagkakataon na ano yung ginagawa nila habang sila po ay nasa kulungan. Sila ay ano, umaawit at nananalangin. Okay. So, ironically, di ba? Ikaw ay nasa kulungan, nagsasaya ka pa. Di ba? Napaka-ano, pero sila hindi. Okay? Hindi po sila nawalan ng loob para magpuri sa ating Panginoon. Nanalangin sila. Kumbaga, hindi nila inaksaya yung panahon at pagkakataon. Kasi meron din silang mga inmates doon. Alright? At ang kulungan po na ito na pinaglagyan kila po ay yung pinakadulo. So, kumbaga, bago sila makataka, sabi nga po, kasi pinagwardyahan talaga itong si Paul eh. Si Pablo, pinagwardyahan po siya ng mahigpit. Kaya bago sila makatakas, kung gusto man nilang tumakas, napakaraming gates muna yung kanilang dadaanan bago sila makalabas. Doon po sila inilagay sa pinakadulo na kulungan. Alright? Pero dahil doon sa kanilang pakikisalamuha o yung pagpunta nila sa presence ng ating Panginoon habang sila ay nasa kulungan, ay napakalaking bagay po ng ginawa na ito. Dahil ayon nga sa kanyang panaginip, sabi ni Lord sa kanya, huwag kang titigil, ako ay suma sa iyo. Alright? So, ang gandang promise po ng ating Panginoon yun, di ba? Kayo ba? Kinakausap din ba kayo ni Lord sa panaginip nyo? O iba yung kumakausap sa inyong panaginip? Ha? Okay. So, maging mindful tayo ron. Baka mamaya may pinukulong na si Lord sa atin sa pamamagitan ng ating mga panaginip. Hindi natin pinapansin. Alright, so, ay, kabaliktaran lang kasi yun eh. Diba? Ganun din saan, yung sinasabi na, diba? Kabaliktaran daw yun. Okay, so, ito po. Ang buhay, naging buhay ni Paul at ni Silas. Si Silas po ay kapwa niya mga ngaral din. Okay, mananampalataya na nagpapahayag ng salita ng Diyos. So, sila habang sila po ay nasa loob ng kulungan, wala silang tigil. Nananalangin sila at umaawit at nakikinig naman yung mga kapwa nila inmates. So, ang pag-aaralan po natin dito ay rejoicing, ito po yung title natin na rejoicing in the midst of difficulties. Okay? So, bakit tayo nagsasaya sa gitna ng mga paghihirap or kahirapan o hindi magandang sitwasyon? Diba? Sabi nga, ipapasalamat natin sa Panginoon ang lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Kasi, nakaranas man tayo ng lungkot, malay mo, meron palang plano si Lord, kaya mo naranasan yun. Okay? Bakit tayo masaya? Meron din plano si Lord kung bakit mo naranasan yun. Hindi po ba? So ito, tayo ay nagsasaya. Itong sitwasyon ni Paul, punta tayo sa sitwasyon ni Paul. Bakit sila nagsasaya sa gitna ng katayuan nilang yun na sila ay nakabilang ko? Alright? So what do we get if we stick to God when trouble comes? Ano ba yung benepisyo natin? Okay? Ano ba yung makukuha natin kapag tayo ay nanangan sa ating Panginoon? Kapag tayo ay o pag dumadating yung pagsubok sa buhay natin? Ano ba yung benefit natin bilang mananampalataya? Number one, ang first benefit natin, miracle happens. Okay? Naniniwala kayo doon? Okay. Ako rin. Na kapag tayo ay nasa masamang kalagayan at tayo ay nananangan sa ating Panginoon, miracle happens. Naranasan ko po yan. Yung sitwasyon na ako ay muntik ng masalbe, sabi ko, Lord, nag-serve ako sa iyo. Bata pa po ako noon. Ilang taon ka na, Bing? 21 ako noon. 21, 22, bago graduate ako ng Paris. Nag-serve ako sa iyo, Lord. Pero ako, kako, kung kukunin mo po ako, ayaw ko sa ganitong paraan. Kasi, dinala ako ng mga pulis sa gitna ng ilog. Kasi napagbintangan po ako, nag-knockout. Nakwento ko na sa inyo yan before. Pero, yung sitwasyon na yon, bakit
Sa halip mo sabihin ko, ano ba ito, Lord? Pagkatapos ba ng pag-serve ko sa iyo, ganito yung mapapala ko? Hindi ganun yung sinabi ko sa kanya. Ang sinabi ko sa kanya, Lord, nag-serve ako sa iyo. Alam kong aalisin mo ako sa sitwasyong ito. Pero, kung kukunin mo ako, ayoko sa ganitong paraan. Nag-request pa, no? Kasi sa salvage ka, di ba? Kaya hiyayon si salvage, magiging puzzle pa kung bakit. Di ba? Pero, ano yung miracle na nangyari? May dumaan na malaking basura ng truck ng basura, na ilawan kami. So, talaga, ilaw na ilaw kami. Kitang-kita kami doon sa ilog na hanggang dito. Dalawang pulis yung nasa likod ko, tapos ako yung nasa harapan din. Nilawan kami, bumusin na yung truck. Pagkalis ng truck, sabi ng dalawang pulis, tara na, pre. Hindi nilang tuloy yung pinapala ko yun. Hanggang sa naiuwi ako. Kinuha rin ako ng tatay ko doon sa akin. So, ayun yung miracle. Dito po, sa binasa natin, ano yung miracle na nangyari habang sila po ay nagpupuri na sila ay nakakulong? Sila, alimadyo mo yun na, nakakulong na, sa, na sila, nakatanikala pa. Diba ba? Dobling-dobling, parang ano ba yung modern na tawag sa kulungan na gano'n? Yung Bartolina. Diba? Ang pagkasimba sa Bartolina, talagang sa siksik ng mabuting gano'n. Gano'n. Parang gano'n yung sitwasyon nila. Pero sa kalagitnaan ng sitwasyon na yon, hindi nawala yung pagpupuri at pananalangin ni Paul at ni Silas. Ang nangyari, ano? Sabi doon, bigla, o di kaginsa-ginsa, di ba, malalim po na ako ito. Kumbaga, parang biglang nagkaroon ng, ano, napakalakas na lindol. Nawasak yung wall ng kulungan, nabuksan yung mga gates, nakalas yung mga talikala sa mga preso nila po. Diba? Yun yung miracle na ginawa ni Lord sa buhay nila nung gabi na yon. Dumating pa nga sa point na alam nung jail guard, nakawala sila, di ba? Papatayin na niya yung sarili niya. Magpapakamatay siya kasi responsibility niya yun eh. Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Paul? Huwag mong saktan yung sarili mo. Andito kami, hindi kami rumalis. Di ba? So, isipin natin, bukas na yung pinto. Di ba? Yung unang notion ng preso. Ano yung nasa isip natin kapag ka ikaw ay preso, bumukas bigla yung pader? Diba, ang unang isipin mo, ano? Tatakas ka, syempre. Diba? Tatakas ka. Pero itong si Paul at si Silas, kasama yung inmates, anong ginawa nila? Tumakas ba sila? Hindi. Andun sila, ang bait-bait nila doon sa isang gilid. O. Eh, kung nakita mo, diba, oh, wala na, sabi ng jailer, oh, wala na yung mga preso ko. Kasalanan ko to. Parurusahan ako ng chip ko. Magpapakamatay na ako. Pero yung ginawa ni Paul, huwag mong saktan yung sarili mo. Andito kami. Kung yung ibang preso yun, hihintayin. Diba? Baka, pag nagpakamatay siya, takas tayo. Diba? Ganon? Diba? Yung iba, iisipin ganon eh. Pag pinuloy niya, takas tayo. Pero sila Paul, hindi. Yung yung sitwasyon na talaga, instead na yung pansarili na makukuha nila, hindi nila ginawa yon. Okay? Naging blessing pa siya. Okay? Yun yung second nating pag-aaralan. Yung God's favor will come to us. Sabi po sa verse 30, inilabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Okay.